naman overnight sa isang abandonadong 5-star hospital dito sa Vietnam, ang abandoned Hanoi American International Hospital. Ang dami ng sasakyan. 1997 pa lang, isinimulan ng ilakad ang lahat ng papeles at permit ng hospital. Pero na-approve ang lahat 2007 na. Sinimulang gawin ang 5-star hospital na to noong 2007. Matatapos na sana ito taong 2012 nang biglang mabankrupt ang mga investor. Nagka-problema sila sa ibang parte ng pagkakagawa nito. Katulad na lang ng ilang electrical issues at mga palpak na mga pagkakagawa dito. This hospital was remained unfinished. Wasted billion dollars of investment at ilang opportunity ang nawala. And the most creepy part is, 26 years na ang abandonado ang building na to. At isa rin tong gusali na to sa mga kinakatakutan ng mga Vietnamese. Dahil ang lugar daw na to ay may namamahay ng iba, mga nagpaparamdam na hindi natin nakikita. Pagdating namin sa lokasyon, nagtanong na agad ako sa mga tao doon kung may nagbabantay ba sa loob. Do they have guards here? No, no. Oh. Do you think we can enter the place? No, no. No, don't. Hindi ko alam kung bakit no, don't yung sagot niya. Kaya mas lalo ako na-curious kung ano bang meron sa loob. Okay, thank you. Naghanap pa ako ng tao sa labas para tanungin. Do they have guards here? Okay, no. Wala daw nagbabantay sa loob. Do you think it's possible for us to enter and just film inside? Nghĩ rằng chúng ta có thể vào và chỉ quay phim bên trong không? Pati siya hindi niya alam, kaya mas lalo ko napaisip ano bang meron sa loob nito. Pinasok namin yung building through jumping the fence. Pasok na kami dito sa loob. Curious ako kung anong itsura sa loob at anong meron. Grabe, sobrang laki nito, men. So I believe dati may mga guard dito. May mga tanim. At pagpasok ko pa lang sa main door, ito na agad ang tumambad sa akin. Paabante pa lang sana ako nang biglang... Ano yung naging tuhod ko? May kotse doon nakita ko nakapark. Oo nga eh. Tayo sa likod. Tara, balik tayo. Binalikan namin yung lugar pero this time tatry namin sa likod pumasok. Mas lalo kaming napaisip kasi bakit merong sasakyan sa likod? May sasakyan rin. Oo nga eh. Parang may galing dito. May bagong motor nga sa loob eh. Anyway, may pabing sasakyan eh. Isang bago at magandang sasakyan at mapapaisip ka bakit nandito to. Guys, titignan namin yung daan kung saan kami pwedeng pumasok ng walang aso. Pero hindi pa ako nakakalapit, eto na naman. The problem in here kasi ayun, there's dogs guarding everything. Huwag na agad tayo niyan, pre. Tapos ang boxing, man. Kailangan namin lumabas para magplano ulit. We have to replan everything and think some other ways. Hindi, ang pwede dyan, may makausap tayo. Oh, yung may-ari ng aso. Parang tatlo yata yung nakita ko, tapos yung isa mukhang German Shepherd pa. Sa pagkakalam ko kasi yung German Shepherd, one of the most aggressive pagdating sa ganyan, lalo pag-train. Kasi yun yung mga guard dog, tapos tinitrain ng mga, ano yun, ng mga military ginagawang canine. So kailangan natin may makausap sa loob para at least hindi tayo trespassing, di ba? Pinalipad ko yung drone ko para makita kung may tao ba sa loob. I tried to search everywhere from the top view but I failed to find some. Inikot namin yung vicinity ng area para maghanap ng mga taong pwedeng matanong. May nakita kaming isang malaking gate sa likod at posibleng dito dumaan yung sasakyan sa loob. Umikot na ako para maghanap ng taong pwedeng matanong. Do you think it's possible for us to enter the abandoned 5-star hospital? Is there a guard inside? Có lính canh nào bên trong không? How about the dogs inside? Nó không biết cắn đâu. He doesn't know how to bite. Okay, thank you. How can we enter? Is there any gate? At tinuro niya yung gate kanina at doon daw kami pwedeng pumasok. We can enter. Pero ayun nga, nakapasok na nga tayo eh. But the thing is, yung mga aso kasi, pare, yun yung problema natin. So, paparang gaganat sa mga aso.
kung may matatanong pa tayo kung may meron ba nakatira dito, dito para mas madali natin. Dito kaya tayo kumatok. Inlay namin katukin yung bahay na nasa labas. Hello? Yung aso din. Hello? Hello? Ayun, mayroon may pinto tsaka CCTV. Pero dito mukhang wala ring tao. Anong pinto? Nagtanong pa ako sa ilan pang mga tao. Pero isa lang ang mga sinabi nila. Matagal nang walang tao sa gusaling ito. Nawawalan na ako ng pag-asang mapasok ang gusaling to. Nang may bigla akong mapansin na pwede naming lusutan. Parking dyan, may nagdan dyan pataas. Diba may underground parking yan. So pag nakaakyat tayo, jump na kagad tayo sa mga third floor para hindi na maano ng aso. Last try. Dito kami sa basement papasok. Kumuha na ako ng maliit na kahoy para kung sugurin man kami ng aso, eh may pang depensa ako. Ito yung sinasabi ko. At ito ang nakita namin sa loob. Ay, mga kotse, pre. Daming sasakyan. Eh, paano kung nakaka-discover tayo ngayon ng mga smuggled na kotse? Napakadaming kalat dito, kaya magtataka ka kung bakit mayroong mga sasakyan sa loob. Dahan-dahan kaming pumasok para sana hanapin yung hagdan pataas. Sobrang dilim dito. Meron pa kaming naririnig na ingay na parang pinupukpok na nanggagaling sa itaas. Sinubukan kong pasukin yung unang kwartong nakita ko. At ito ang tumambad sa amin. Hindi ko alam kung ano yung pinag-inayin eh. May flashlight ko ba dyan? Nandito na kami sa loob ng building. Kasi sa kinakatakot ng team is baka nandito kami sa lugar na kung saan hindi natin alam kung anong nangyayari dito sa loob. Kasi marami nagsasabi na wala na to guard dito. So for sure baka yung may-ari wala na dito, man. And saka ano, baka mamaya may illegal na nangyayari dito. I don't know kasi wala naman tayo sa Pilipinas eh. Wala tayo sa Pilipinas na. Ito pa, hindi natin alam kung ano meron dito sa mga to. Diba? Hindi natin alam kung ano meron sa mga bugs na yan. There's a bugs out there. A lot of bugs. Hindi namin alam kung anong bagay itong mga nakasabit na to. At kung ano yung mga box na nakalagay sa gilid. There's a lot of cars out here. Iba parang hindi na nagagamit, yung iba parang bago pa. Tinry ko pang tingnan kung ano pang meron sa dulo. Medyo nakakatakot yung mga tunog. There's this sound. Hindi ko malaman kung ano tunog yun. Napakadilim din dito, kaya naisip kong sa kabila dumaan. Kabila tayo daan, pre. Iba yung pakiramdam ko sa lugar na to. Kahit natatakot na ako, pinuntahan ko pa rin yung kabilang side ng basement. At ito ang nakita ko. Oh, hindi lang isa. Ang dami pa to sasakyan, men. Pre, come. A lot of cars andito sa ilalim. And this is an abandoned hospital. A lot of cars was here. Diba? Ang dami na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, diba? Lima sasakyan. Alin, pito. Almost 10 cars was here. And it is an abandoned 5-star hospital. Abandonado na ito way back 2011 pa. But the thing is, hindi natin alam yung nangyayari. Bakit may sasakyan dito? Bakit may aso? We don't know, man. Di ba? Tinry ko pang umabante para makita kung ano pang meron dito. Mukhang maling ideya na pumasok kami dito. At kailangan namin kaagad na makalabas bago mahuli ang lahat. Nagmamadali akong lumabas kasi nararamdaman ko ang panganib dito. Iba na tong nararamdaman ko at mukhang hindi multo ang nakakatakot dito. There's a lot of cars in there and we don't know what's happening. Kasi kung meron pang nag-run dito na negosyo, it should be guarded, diba? May mga guards dapat, but the thing here is wala masyadong tao and we don't know what's happening in here.
Dude, ano lang tayo, jump na lang tayo sa ibang location. This is the video na hindi ko dapat i-upload. How dangerous you think in coming inside? Có cái bệnh viện này chắc là có ma đấy, không ai được đến làm việc ở đây đâu. This hospital must be haunted. No one without anyone can come and work here. Sa aming pag-alis, malayo man ang binaybay namin mapunta lang rito, masakit man na ikansela ang film na to, okay lang. Ang mahalaga, ligtas kami. Let me know what's your thoughts, comment down below kung ano kaya ang natatagong sikreto ng lugar na to. Always stay safe and always remember, be limitless.